Now, let's talk about expressions of love. Alam mo, hindi pa Valentine's Day, pero dapat po pinag-uusapan natin ito. Sapagkat ito ay bahagi kung sino ang Diyos sa atin. You see, God is love. And therefore, as we get to know who He is, the more we get to understand kung ano po ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Amen? So let's begin with 2 Peter 1, 5, and 6. Read together now. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and in your knowledge, self-control. Again, ito na po yung last of the series values na ibinigay sa atin sa ni Apostle Peter na tayo ay idaragdag daw po natin ito sa ating panampalataya. But I like to just simply remind you that in adding these values to our faith, dapat po may diligence. May application po ito. Ito po yung ina-apply natin sa ating mga buhay. With energetic effort, devoted, careful, and thorough in applying the things that we have learned. Sa Tagalog, dapat po masigasig tayo sa mga bagay na spiritual, masipag, matyaga, nagpapatuloy. Ano po? And then verse 6 and 7, and in your self-control, steadfastness, and in your steadfastness, godliness, and in your godliness, brotherly affection, and in your brotherly affection, love, to unselfishly seek the best for others. Huli na po ito, yung love. Bagamat hinuli po ito, pero ito ang pinakamahalaga sa lahat. Ito po ang pagkakaiba natin sa mga tao sa mundo. Tayo po ay may pag-ibig ng Diyos. Tayo po'y naligtas dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Tayo rin, habang tayo nabubuhay sa mundong ibabaw na ito, ay dapat lumakad sa pag-ibig ng Diyos. Ang tagumpay natin ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ang anumang bagay na tatanggap natin sa ating buhay, pagpapala, biyaya sa bawat araw, ito'y dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kung buhay ka pa hanggang ngayon at alam kong buhay pa tayo, yan po'y dahil din sa pag-ibig ng Diyos. Amen? So lahat po, lahat ng aspeto ng ating buhay, umiikot po ito sa pag-ibig ng Diyos. Amen? So, what are the expressions of love na dapat po nating pag-aralan? Una po is eros. Ito po yung romantic and sensual love. Eros, Greek word po ito, na ang sabi, it's romantic and sensual love. Ito po dito kinuha yung word na erotic. Ano po? Sexual, sensual, everything about physical intimacy, okay, romantic. Sa mundo po, ito ang gustong-gusto nila. Amen? Pero bahagi po ito ng pag-aaralan natin. Love in the form of eros seeks its own interest and satisfaction. To possess the object of love, and God is very clear in the Bible that eros love is reserved for marriage. Let me just make it clear at this point. Bahagi po ito ng expression ng pag-ibig. By the way, the word eros, hindi po ito ginamit. Greek word po lang bang ito, pero hindi po ito ginamit sa Biblia. This is not a biblical word. This was not used, okay? May sense and meron pong insinuations, but not necessarily the exact word eros, okay? But as we get to understand, ng eros po ay romantic and sensual love, which means there is physical, sexual intimacy. Okay? Ito po, ayon sa Biblia, is reserved for marriage. Dito tayo magkakaiba ng pamantayan, ng pananaw, at ano ang pagbabatayan natin ng tamang paninindigan sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Na ang eros love, ito po yung ini-express within the bounds of marriage. Reserved po ito sa mga mag-asawa. Amen. Otherwise, pag ito po ay ginawa ng hindi mag-asawa, ang tawag po rito ay fornication. Pag ito naman ay ginawa ng isang may asawa, ang tawag po ron ay adultery. Right? So, these are things na alam natin ginagawa sa mundo at alam natin pinapractice at quote-unquote tinatanggap na rin ito
sa mundo. Amen? So reserve po ito sa marriage. That's why the scripture doesn't lower the standard of and the importance of marriage. In the first place, ang Diyos po ang naglikha ng kasal, ng marriage. Okay? So, pag-aralan po natin ito. 1 Corinthians 7, 8 and 9. Read together. Now to the unmarried and the widows I say, it is good for them to stay unmarried, as I do. But if they cannot control themselves, they should marry. For it is better to marry than to burn with passion or lust. Okay? Kung hindi na talaga mapigilan, hindi makapagtiis, ay dito na po nabubuntis. At hindi na makapag-intay, ay nagiging tatay. But if they cannot control themselves, they should marry. Ano pong, kung makaminsan, hintay ng hintay, saka iintay na buslot na. Ano po? It is better to marry than to burn with passion. Now, sa atin, kinikilala ng salita ng Diyos that we have our sexual desires. Lahat po tayo, bawat tao, meron pong sexual desires. Pero ito po ay dapat nating ilagay sa lugar. Ano po? Some people in the world now do not believe in marriage. By the way, iba po ang wedding sa marriage. Ano po? Wedding is simply a ceremony. Does not necessarily mean you have a very good, luxurious, grand wedding. It's not a guarantee that you will have a good marriage. So, hindi po yun ang binibigyang diin sa salita ng Diyos. Oh, may wedding at Cana, ano po? Pero ang ina-emphasize sa scripture is the relationship between husband and wife, which we call marriage. Ano po? So yun ang binibigyan ng pakahalaga, pagpapahalaga. Regardless of whether you have a simple wedding or who is the officiating minister to you, whether civil wedding or church wedding, it actually sa akin po, it doesn't really matter. Kasi pag wala po ang presensya ng Panginoon sa pag-aasawa, sa lalaki at babae na nag-aasawa, mahirap po, wala pong kasiguruhan na sila'y magsasamang forever. Wala pong forever yon. Amen? So, sa halip na umag-apoy ka sa lust or sa passion or sa sexual desire mo, na ito'y magtutulak sa iyo upang ika'y magkasala, abay, magpakasal na kayo. Amen? Now, if they cannot control themselves, they should marry. I speak to the widows. I speak to the unmarried. Consider it carefully. Okay? Anyway, kung magpapakasal din naman kayo, huwag kayong magpakasal dahil sa isang pagkakamali. Magpakasal kayo sapagkat kayo nagmamahalan and you honor and you respect each other. Amen? Kung magkaminsan, ang kasal po, ang kasal ay nagiging panakip-butas na lamang sa anumang pagkakamaling nagawa ng dalawang taong nagmamahalan. Hindi po. Ilagay natin sa ayos. Sapagkat hindi tayo nasa sanlibutan lamang, tayo po yung mga anak ng Diyos na namumuhay sa sanlibutan, na tayo ang magbibigay ng magandang patotoo sa mga tao sa paligid natin. Amen? Pero kung hindi ka na mapigilan, abay, magpakasal ka na, ate, kuya. Proverbs 5:18 and 19. Remember this, that Eros love has to be within the bounds of marriage. That's why in sabi po sa Proverbs 5, let your wife be a fountain of blessing for you. Rejoice in the wife of your youth. She is a loving dear, a graceful doe. Let her breast satisfy you always. May you always be captivated by her love. Amen. Let your wife. Sa kanya po, o sa husband, dun sa kanila, sa bawat isa, ina-express, sineselebrate yung physical intimacy. Yung sexual, physical intimacy. Ano po? Hindi po ito ipinagbabawal. Hindi po. At ito'y hindi masama. At ito'y hindi marumi. Ito po'y pagpapala ng Diyos kapag ito'y ginagawa
within the bounds of marriage, husband-wife relationship. Amen? And if one of the husband or the wife seeks his pleasure and fulfills his lust with another person, ang tawag po ron is adultery. You have sinned against the Lord by not being faithful, not honoring your marriage relationship with your spouse. Amen? Pero kung may spouse ka, ituon mo ang pansin mo sa kanya. Amen? So, lesson on love. Ano pong lesson natin? So, hindi ko napakakahabaan. Alam nyo naman yan. Alam nyo na yan. Ano po? Lesson on love, eros, romantic or sensual love. Ano po lesson natin dito? Only within the boundary of marriage, eros love can be celebrated and enjoyed as a beautiful blessing from God. When you have sexual intimacy before marriage, that will affect your guilt. That will affect your self-esteem. Okay? Mamaya, pag-usapan po natin yung philia or phileo, yung brotherly love. Okay? Pero before we go there, napag-usapan, by the way, napag-usapan na natin last sermon po yon. Ano po? So, dinidiscuss po natin dito and put on love. Aside from all the values, put on love. At isa po sa pwede natin idagdag yung eros. But eros should be practiced within the boundary of marriage. Amen? And then it's a blessing from God. It becomes a blessing from God. Now, number two is storge. Ano po yung second Greek word for love? Is storge, love for the family. It is the affectionate bond that develops naturally between parents and children and brothers and sisters. So yung pag-ibig natin, nagmamahalan din tayo. That's why sa family, hindi po natin in-exercise yung eros love. Ano po? Anong tawag naman kapag in-exercise natin yung eros love sa family? Anong tawag doon? Incest. It's not love, you know? Again, it becomes a sin against the Lord. So, bawat expression po ng love ay may dapat na lugar na kung saan in-express natin ito. May tamang lugar at tamang konteksto na ito'y nagiging pagpapala sa atin. Okay? So, it is the affectionate bond that develops naturally. Sapagkat pag kapanganak, pag tayo po ipinanganak sa isang pamilya, sila na ang nakakagisna natin na miyembro ng pamilya, nanay, tatay, kapatid, at alam natin na mahal natin sila at mahal ka rin nila. Ano po? Kaya lang dito na rin po pumapasok yung ating brotherly love na ang hindi lamang iniisip ang kapakanan natin, kundi ang kapakanan ng ating pamilya. Amen? Now, Genesis 37, sample po natin. Jacob loved Joseph more than any of his other children because Joseph had been born to him in his old age. So one day, Jacob had a special gift made for Joseph, a beautiful robe. Amen. Hindi po ini-encourage dito yung favoritism, pero ang sinasabi ko lamang po rito ay mayroong pag-ibig that exists between siblings or between parents and children and between brothers and sisters in the family. And it is real. Amen? Again, yung storge, hindi po ito binibigyan diin. This is a Greek word, but again, in the scripture, hindi po ito binibigyan ng emphasis. Ano po? But it exists. John 11:5. Now Jesus loved and was concerned about Martha and her sister and Lazarus and considered them dear friends. Storge rin po rito. Itinuturing ni Jesus na si Mary, si Martha at si Lazarus ay hindi lamang kanyang mga kaibigan, kundi siya ay kanyang kapamilya na. And you know what? Ito rin ang pag-ibig na ipinapahayag sa atin ng Panginoon na tayo po'y kapamilya. Hindi lang kapuso, kapamilya pa. Ano po? Pero higit pa sa pagiging kapamilya ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat mamaya pag-usapan natin yung agape. Ano po? Lesson on love, storge, love for the family. Ano po ang lesson natin dito? Believers are members of God's family. More than physical ties, we are bonded together by the Holy Spirit. And our relationship is through the blood of Jesus.
Maring hindi tayo magkapatid, magkakapamilya by blood relationship, but by the blood of Jesus Christ, our Lord, tayo po ay magkakapatid. Tunay na magkapatid. Hindi po ito in terms of value, kung susuriin, in terms of value, mas mahalaga po actually ang spiritual relationship natin. Because this kind of relationship will exist and will remain until eternity. Hanggang sa pag-akyat natin sa langit, di po magbabago ang ating pagiging magkakapatid. However, yung pong storge, yung love for the family, wala na pong relasyon doon ang family. Isa na lang ang pamilya natin doon. Pamilya ng mga mananampalataya ni Kristo, pamilya ng Diyos. Ano po? We are members of God's family. Same thing. Na kung saan ang concern natin ay sa ating blood family, lalo na na tayo yung mga anak ng Panginoong Jesus o panganak-anak ng Diyos, kabahagi ng kanyang pamilya, at tayo may banal na spirito upang tayo magmahalan sa isa't isa bilang pamilya. That's the word, storge, love for the family. Let's look at number three now, expression of love, philia or phileo. Galing po ito sa word na philos, which basically means brotherly love. Pinaikot ko pa kayo, ano? Now, it is the emotional bond expressed in the relationship among believers. It is the love for fellow humans, care, respect, and compassion for people in need. That's why in our previous messages, we have an open heart to accept one another in brotherly love. We have open hand to assist them, help them, because they are our brothers, brothers and sisters. Meron pong brotherly love. At dahil sila po yung mga kapatid natin, we close our lips whenever we see negative things. Kapag nakita natin na may mga kahinaan sila, ay maging mapagparaya na po tayo. Ito po yung phileo or philia, brotherly love, in which nanggaling po rito yung Philadelphia, okay, the city of love. It is the emotional bond expressed among believers. Kung yung katabi mo'y mananampalataya, taong tunay, sabihin mo sa kanya, I love you with the love of the Lord. Amen. Amen. At dapat po may caring, may respect. Actually, doon sa message natin on brotherly love, dapat you honor one another. You forgive one another. You be tolerant of each other. Amen. John 13:35. Read together now. This is how everyone will recognize that you are my disciples when they see the love and selfish concern you have for each other. Amen. Our philia, love for each other, for other believers, make us unique and distinct as disciples of the Lord Jesus Christ. Kasi likas po sa mundo, nagkakagatan, kahit na nga magkakaibigan, magkakapamilya, magkakapitbahay na lamang, na magkakamag-anak, hindi po natin maiwasan na sila'y nagkakagatan, nagsisiraan, nagkukumparahan kung ano ang buhay, nagchichismisan. Kakaiba po tayo. Amen. Iba po ang pamilyang ibinigay o tinawag tayo na tayo maging kabilang sapagkat nasa atin ang banal na espiritu. Nasa atin ang presensya ng Panginoong Hesukristo. Nasa atin naghahari ang Panginoong Diyos na buhay na may-ari ng langit at lupa. So, at tayo'y mga alagad ng Panginoon. Hindi tayo alagad ng demonyo, alagad tayo ng Diyos. Kaya dapat mapagkakitaan po natin, mapagkakitaan tayo ng pag-ibig ng Diyos. Now, let me say this. What makes your relationship with God different from the relationship of people with Satan in the world, with the devil? Ano pong kaibahan? The devil cannot, he cannot duplicate love. Hindi po niya pwedeng iduplika o i-xerox ang pag-ibig ng Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig mismo. So he would be destroying himself if he would encourage us na tayo magmahalan sa isa't isa. Sa halip, abay magchismisan tayo, tayo'y magkagatan sa isa't isa hanggang sa masira ang iglesia ng Diyos. And I say to you, history will tell us that a lot of churches, the enemy has conquered and destroyed and divided because marami pong mananampalataya na hindi nila inalagaan yung kanilang philia love. Amen?
love, brotherly love for other believers. Amen. Lesson on love, philia, brotherly love. Christians are members of one family, the body of Christ. Isa pong description ng church is that it is the body of Christ. It is a family of God. At sa pamilyang ito, iisa po ang tatay natin. Magkakaiba tayo ng nanay, pero iisa po ang tatay natin. God is our Father, and we are all brothers and sisters. Amen. So yung katabi mo, brother mo yan o sister mo yan. Sa Panginoon po, wala na po ang relasyon nating storge. Nawawala na po yun. Pagdating natin sa langit, by the way, philia is in the scripture. Okay. Except eros and storge. Ito po'y ginamit sa Biblia. Ano po? Sabi niya kay Peter, sabi ni Jesus, Peter, do you love me? Sabi ni Peter, I phileo you. Brotherly love ang ginamit niya kay Jesus. Okay? So, we are members of one family, and God is our Father, we are all brothers and sisters. We ought to have a warm and devoted love for one another. Why? Because ang pag-ibig po na binigay ng Diyos sa atin, pinahayag niya kay Jesus, is sincere and authentic. Totoo po yun. Walang pagkukunyari. Hindi po nagkunyari si Jesus na mamatay sa krus. Mahirap po magkunyari pag mamamatay ka na. Magpatay-patayan? Amoy, hindi po. Ang pag-ibig niya ay totoo at tapat. At walang katulad. Amen? So, ito po yung brotherly love. Because of the love of Jesus in your heart, you can love your brother or your sister with all sincerity, with all devotion, and with all care and honor for one another. Hallelujah. And number four, hindi ko na po kahabaan kasi ang love kasi hindi pinag-uusapan. Ito po yung ina-apply. Amen. So, pag may nagsabi po na mahal kita, pag sinabi po, patunayan mo yan, pag-isipan mo yan kung ano yung pagpapatunay ng pag-ibig. Kasi iba po ang pagpapatunay na hinihingi ng mundo kesa sa pagpapatunay na hinihingi ng salita ng Diyos. Okay? So, ito na po yung expression of love, yung agape. God's unconditional, immeasurable, incomparable, and sacrificial love for men. Ito na po yung highest form of love. Agape. Unconditional, immeasurable, incomparable, sacrificial love for men. Kaya ba natin to? As God has loved you, you can also love one another with agape kind of love. Agape love is not much of an emotion, but it is an unselfish concern for another. A willingness to seek the best for another. Hindi po feeling ito. Kung feeling lamang ng Panginoon ang pinairal niya nang siya'y mamatay sa krus upang tayo iligtas, palagay ko aayaw na po siya. Kasi hindi masarap na damdamin po yun. Okay? Ito po'y mahirap. Ito'y sakripisyo talaga. Pero ginawa niya yun dahil mahal ka niya. Amen? Love na love talaga tayo ng Panginoon. Na dapat tayong mamatay sa krus eh. Pero siya ang namatay para sa atin. Dapat tayo magsakripisyo dahil hindi naman siya nagkasala. Tayo nagkasala. Right? Pero ginawa niya yun dahil mahal na mahal ka niya. Sabihin mo ngayon sa harap ng Panginoon, salamat Panginoon, sapagkat ako ay mahal na mahal mo. Amen. Wala pong pinakamataas na motivasyon upang ibalik natin sa Panginoon ang paglilingkod, katapatan, at kadalisayan ng buhay, pagiging matapat sa panampalataya at pagpapatuloy, maliban sa pag-ibig ng Diyos na natanggap mo. Amen? At yung pag-ibig na yon, handang magpatawad. Pero move on na po tayo. John 13, 12 to 13, read together. My command is this, love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for his friends. See, pinatunayan ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa atin nang siya'y mamatay sa krus. Hanggang kamatayan, mahal ka niya. Amen. Hindi yung sinasabing, mahal kita, sama tayo sa kamatayan. Wow. Huwag kang sasama. Si Jesus ang namatay para sa atin. The highest expression of agape love is the sacrificial death of Jesus on the cross to save you and to save me. Ito po yung pinakamataas na kapahayagan.
That's why you cannot love one another with the agape kind of love if you are not willing to sacrifice your own interest, to sacrifice your personal desires, and to pursue what is the what will benefit the other person. So ito po yung parang sinasakripisyo natin ang ating sarili upang sa gayon maipahayag natin ang ating concern, ang ating care, ang ating honor and respect for the other person. Amen? But God demonstrates, read together Romans 5:8, but God demonstrates, shows and proves His own love for us in this. While we were still sinners, unworthy, Christ died for us. Agape kind of love is willing to sacrifice for the other person. Now let me say this now. Eros, romantic, sensual, sexual love. Pag ang eros po sa relationship natin, sa isa't isa, nauna po ang eros. Pinairal natin yung ating sexual passion and desire, which is called also called lust in the world. Pinairal po natin. Then you forfeit the opportunity to enjoy the love of God. For you to be able to express the love of God. Huwag po natin siya shortcutin. Kung magkaminsan, pag nag-shortcut tayo, nagkita sa internet, nagka-chat sa messenger, at unang kita pa lamang, bam! Eros love ang in-express about isa. Then you miss the opportunity and the journey to get to know each other as brother and sister. Now, po-forfeit po yung brotherly love. Nag-shortcut tayo ng eros. And hindi natin nabibigyan ng pagkakataon yung tao na mag-express, matuto siyang mag-express sa iyo ng agape love. He doesn't need to sacrifice anymore. Wala na pong sacrifice doon. Wala na pong puro selfish and personal interest na. Sapagkat nauna na po yung physical desire. Okay? So sa atin, in our relationship with one another, for singles, unmarried, develop yourself, your relationship with one another in the context of brotherly love. Be friends to one another. Know each other as friends. And as friends, you get to express not only the phileo or phileia love, you're able to express the storge love na makikita po natin, tatanungin natin, okay ba na maging miyembro siya ng pamilya ko at ako'y maging miyembro rin ng pamilya niya, and you express your care for each other as a family? Or na-express ba, binibigyan natin siya ng pagkataon na express naman ang agape kind of love, yung sacrificial unconditional. See, these expressions of love will not happen overnight. Eros can happen overnight. But phileo, storge, and agape, it takes time, my friends. It takes time for you to develop relationship and get to know each other dun po sa iba't ibang expression ng pag-ibig na ito. And more than that, you can grow in these expressions of love other than eros. You can only grow in the context of your church life. Only within the context of the fellowship. Only within the context of the church. Look at this. Pag ang lalaki at babae, pumunta na po sila sa eros love, humihiwalay sila. Private na po sila. Sila na lang dalawa dapat. Kasi yung ginagawa nila, hindi naman pwedeng public. Right? So palagi po yun, sa messenger, palagi na po yung PM. Hindi na po pwedeng to be seen by all. Okay? Personal messages na yun. The moment you begin private in your relationship with one another, that's when the enemy can entrap you to commit sin. Okay?
That's why we are social beings. At the same time, we are spiritual beings. Develop relationship with the opposite sex, not in private. Develop your relationship, your friendship, your family life, your sacrificial kind of love to each other in the context of the church. With God at the center and with Jesus always with you. Kasi pag eros love po iniiwan si Jesus sa kanto. Lord, hindi na ito para sa iyo. Dito ka na lang sa labas, Lord. Kami na po ang papasok sa loob. Hindi po, right? These things, what strikes me dito po sa Romans 5, is this love has to be demonstrated. Eros, may demonstration po ito. That's sexual intimacy. But it has its own proper context. Okay? Even as the world today will accept premarital sex as an acceptable practice. Let me say this. Or fornication as an acceptable practice. Ano may magkaibigan naman kami. You are violating each other in terms of honor, in terms of respect. Okay? Kami po ni Pastor na nag-umpisa po kami magkapatid sa Panginoon. Siyang Bible study leader ko, ako po membro niya. Until we develop our friendship. But it took about 7 years as friends. Then dun lang po kami na-develop sa isa't isa. Dun lang po kami, sinabi namin, I think we love each other. Do you love me? And I love you too. So, na-develop po kami sa isa't isa. But it took another, I think, 2 years more, 3 years more in preparation sa aming kasal. And then there came a time, ano pang hinihintay natin? Pasko? Eh, kahit na magpasko, wala nang magagawa tayo na ako naman yung nagpapastor na at wala na. I think, let's think seriously about getting married. So, we made that decision. Nagpaalam kami sa magulang niya at pumayag naman. And we are now living happily ever after. Amen? Ito po ang hamon ko sa bawat isa. Pag may ikinakasal, ano po ang tanong? Tanong, bakit nagpapakasal? Let me just be frank with you, okay? Don't leave yet, okay? Don't log out, okay? Bakit nagpapakasal ang tao? Bakit sila? Babae, lalaki? Sa isip ng marami, pagka sa ceremony, ano sinasabi? Buntis na ba? Buntis na? Please, we as believers, we're different. Ang kasal sa atin ay napakalaga. Hindi iyan gagamitin nating pagtutuwid sa isang pagkakamali. But again, when it comes to wedding, you know my stand. You know my stand. Which I believe, regardless of who the officiating minister will be, is not a guarantee that you will have a good marriage. That's why magpalakas po tayo sa Panginoon. Lalo tayong maging sensitibo sa gabay ng Banal na Espiritu. When the time comes, marami pong lumalapit sa akin gustong magpakasal. Bakit hindi pa kayo magpakasal? Wala po pong naiipon. O ano bang gusto niyong iponin? 5 million? 5 million ba ang goal niyong iponin? Oh, okay. 3 years, may iipon niyo na ba yan? Hindi pa po. 5 years, hindi pa rin. 20 years, maaaring hindi pa po. Ano pang hinihintay niyo? Pasko. Hinihintay niyong magkasala pa. Ano po? I like to be open to all of you because our hearts, kami ni Pastora, nagigrieve po yung heart namin, nalulungkot po kami. Inasmuch as we want to celebrate with you, we will celebrate with you and we will always love you. Kaya lang may kirot sa puso namin na bakit kailangan pang dumaan sa ganitong karanasan. Eh, aayusin din naman pala. Amen? And I like to challenge all the men, single men. If you jump into Eros love immediately before marriage, I say to you, you do not honor and respect
the girl that you are saying you love. Hindi mo siya ginalang. Ikaw na lalaki, ikaw ang dapat na leader ng bahay mo. Ngayon pa lang, manindigan ka na. Kung talagang hindi mo na matiis, hindi ka na makapag-intay, lapitan mo na si tatay. Unahan mong lumapit kay tatay bago ka maging tatay. Magpaalam ka na kay tatay. Tay, pwede po bang magpakasal na kami? Gusto ko na pong maging tatay. At kung ang lalaking yan, let me just be frank and open to you, kung ang lalaking yan ay walang lakas ng loob, nadalawin ka sa iyong bahay, hindi ka mahal niyan. At kung ikaw naman ay babae, meron kang masugid na tagahangat, tagabitbit ng bagmo, o sunod ng sunod sa iyo, at sinasabi niyang mahal ka niya, diretsuhin niyo na po. Please lang, diretsuhin niyo na. Ano ba ang mahal mo sa akin? Yung bag ko? Yung pera ko? O yung katawan ko? Ano ba ang mas mahalaga sa iyo? Right? See, we enter into marriage relationship in the agape level of love. Pagka ganun po, ready ka na. Kasi, ang pag-aasawa po, maraming sakripisyo yan. Maraming sakripisyo pag naglaba ka ng damit mo. Dati, damit mo lang nilalaban, ngayon, lalaban mo na pati damit ng di mo kaano-ano na pinakasalan mo. Dati hindi naglalaba, ngayon naglalaba. Dati hindi nagluluto, ngayon nagluluto. Dati ang kwarto niya aircon, kinuha ka doon sa pamilya mo na naka-aircon ang kwarto mo, tapos ititira ka sa isang bahay, sa isang kwarto na pamaypay lang. Are you ready to have that kind of sacrifice? If you are not ready, then you are not yet mature. Okay? Kaya nga po sa batas natin, hindi pwedeng mag-asawa yung 18 years old and below. Dapat may certain level of maturity. Why? Because it involves sacrifice. Right? Okay. So sabihin natin, hindi pa siya ready. Eh, nauna na ang eros love. Pag nauna na, sakripisyo na ang haharapin mo. Okay? Pag nauna po ang premarital, halimbawa nagkaroon na ng premarital sex at nagbunga ito. Hindi lang po wedding ring ang matatanggap nyo, suffering kasama po. Amen? Kasama po yan. That's part of our responsibility. Right? Kaya lang, are you ready to sacrifice? Are you ready to grow in your agape love? So that when you have your family, and this is my challenge to all of you, single people, my challenge to you is, mangarap po kayo na ang tahanan mo, ang pamilyang bubuin mo, ay isang maayos na pamilya. Isang pamilyang walang lilinguning anumang bahid. And if there were times or there were moments in the past na tayo nagkamali, nalugmok, at nadapa, bangon tayo. But then, have that commitment. Okay? Patatawarin pa rin tayo ng Diyos, pero huwag natin gamitin ang biyaya ng Diyos as a license for us to sin. Ayusin mo na yan, ate, kuya. Mag-ayos na po tayo. Because sa bawat anak, tandaan niyo po ito, Happy Mother's and Father's Day, sa bawat anak na nabubuntis o nakabuntis, nasasaktan po kaming mga magulang. Bilang magulang, masasaktan kami. And I'm so blessed with our children. Isa po sa kanila may asawa na Sister Abby, and I admire my son-in-law, Lemuel, because he honored Abigail until the wedding day. And I pray for you guys, kahit millennial ka o ano pa man, honor your girl, honor your friend, honor your beloved by keeping her pure until the wedding day. Amen?
What a nice way to celebrate love for each other. Amen? So, tuloy po tayo. God showed how much He loved us by sending His one and only Son into the world so that we might have eternal life through Him. Ito po ang maganda sa agape, ang buhay na dadalhin sa atin. It may not be perfect, but because you are willing to take hold of the love of God, things will go well with you. Amen? Ito po yung eternal life, ang buhay na binigay sa atin ng Diyos, ay buhay na ganap at kasiyasiya. What is real love? It's not eros, it's agape love. This is real love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. Read together now, my beloved friends. Let us continue to love each other. Since love comes from God, everyone who loves is born of God and experiences a relationship with God. Agape love is a true test of our genuine faith in Jesus Christ. Kung meron pong kinalulugmukha ng maraming kabataan, it's in premarital sex and it's in sexual love. Pero meron na po tayong agape. Now that you know that you can take hold of the agape love, the love of God in you, then we can remain pure. And to those who are married, you can remain faithful to the marriage bed that you have committed yourself to be pure together. Amen? Lesson on agape love, God's sacrificial love, our own, on our own, we do not have the capacity to express love to others. But only when we receive and experience God's love through faith in the Lord Jesus Christ. Amen. So what have we learned today? Eros, sensual love, let it not be number one. Okay? That should be done after marriage, after the wedding, okay? Within the bounds of marriage. Then storge, love for family. Then philia, brotherly love. And agape. Ang plano ko po rito, gawing number one yung agape. Huli na po yung eros. Pero ang mundo, ang sineselebrate po palagi, is the physical, sensual love. Amen? So, are you blessed today? You lovers of God, amen? Now, let's come to the Lord in prayer. I'd like to invite you to stand with me. Let's pray. Thank you, Lord. Teach us how to love one another. Not with our own love, with our own selfish love, but with the love that comes from you that you have expressed in Jesus Christ, our Lord and Savior. Thank you for all the young people, I pray. You will make them pure until their wedding day. And to those who are married, make them faithful to their marriage vows. That we as a church will walk blamelessly without any shame from the world, that we walk in accordance to the standard of the Word of God. We bless you, Lord, for loving us first, so that we can love one another with the kind of love that you have shown to us. In Jesus' name, amen and amen.